Kuha naman ako. Hindi ka makita. Ha? Saglit lang. Against the light. Dito na. Hindi. Wait. Chicken ko kung tama yung inom. Kita naman ah. Kita yan. Sige, sige. Ah, magandang tanghali po mga katropa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano mag-press in, press out ng liner ng kotse. So kung paano po yun, ganito po yun mga katropa. Natin yung block sa press, sa hydraulic press. Pasok natin dyan. Ayan na po mga katropa. Nakapasok na po yung ating block. Hindi natin pwede buhatin. Kailangan natin ang chin block. Mabigat po eh. So, i-release po natin yung kanyang hoist. Nalis natin yung kanyang hoist kasi mag-press na tayo mga katropa. So ito yung sling niya, alisin na po natin. Okay. Ito po yung liner niya mga katropa. Ito yung liner niya. Luma itong liner niya eh, kaso wala mabili. So, luma, surplus yung nabili, so wala itong gagawa. So, sa sunod na proseso mga katropa, ganito. Linisan natin yung mga bore. Yung mga bore niya mga katropa, kailangan malinis. Focus dito. Dahil pag hindi po malinis mga katropa, pwedeng maublong ang liner natin. Okay. So, ganyan. So, hanggang loob, mga katropa, kailangan dukutin natin. Yan. So, apat po yan. Dapat apat din po yung linilinisan natin. Okay. Hello. Ngayon, ganito yon mga katropa. Ito yung one. Ito yung front. Ito yung rear. So ganito yan mga katropa. Itapatan po natin siya. Lagyan po natin yung kanyang hydraulic head pusher. Saka magsimula na po tayo mag-press mga katropa. So kukuha po tayo ng flat surface. Mga katropa, ito yung flat surface at ito yung isa pang pangkalang. So kapag pinipress po natin siya, kailan nakasintro po siya sa press, hindi po pwede nakatabi mga katropa, posibleng maublong yung liner. So lagyan po natin siya ng pangkalang, additional na pangkalang. Kasi pag hindi po natin yung bulagan ng pangkalang, malayo po ang travel na press. So
maglagay po tayo ng additional na pangkalan para pag press natin magkatrupa. Ito po, magsisimula na po tayo mag-press eh mga katropa. Focus dito. So kapag kami nyo naramdaman ninyo na tumabingi yung liner, huwag ninyo itutuloy. Ayusin ninyo yon. Tapos pupukin yung liner kasi pag tumabingi yan mga tropa, posible pong maubong yun. Hindi pwede yung katropa. Hindi pwede magdire-diretso lang. Kailangan mayroon yung tayo tinatawag na extra care. Okay? Pulang sa tulak. Para tumakabing pa rin siya mga tropa. So ang gagawin po natin is maging po natin na lang Doctor nun, sir. Sip! Sipre! Libura ako sari, libura. Libura ako sari ka, sir. So, ito na po, mga katropa. Magka-press na po tayo. Saan ka po pupunta siya? Padre Porgo. Padre Porgo. Ah, sin? Lapit. May kontrata ka doon ka? Ha? May kontrata ka doon? Oo. Para magka-pira tayo kagaya ko. Siyempre na yung pira. Ang bariya lang sa akin. Wala. Paano sa'yo? Mag-tigil niyo doon. Ito na po mga katropa. Eh, magkano nga? Oh, babaw na po. Kuhan lahat, sir. 1-7. 2-1 pala, sir. 2-1. Kasama yung report sa kasi. Wala akong kasama na yun. Dokumenta na. Sige, sir. Hindi ko na, sir. 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 Kano yung kapo doon? Yung organize, eh. 3-5, sir. 3-5. Bakit magbukras? May ganes ka rin. Taon yan. So ito na po mga katropa. Nangangalahati na po yung isang liner. So dahil sagad na po yung hydraulic, i-release na po natin yung relief valve.
Yan po. So another kalso po mga katropa, yung area na yan. Kipre, 38. Walang labis, walang kulang. Sisiyan ang mga katropa na gusto ko. So ito na po mga katropa. Palagi na pong 100% na bumawa na yung kanyang kabuang length ng liner. Kapag medyo tumabing na yung mga katropa yung liner, huwag niyo ituloy. Kasi pagka nangyari yun, pwedeng maublong ang liner. Kaya mga katropa, mahal ang liner. So, sa ganap po yung hydraulic natin yung mga katropa, i-release natin yung relief pa muli. Kapag nag-press po tayo ng liner mga katropa, huwag po natin sumukin o paluin. Kailangan po naka-hydraulic press talaga mga katropa. Number one, para hindi siya maputik. Pangalawa, para hindi siya tumikom. Kasi finish liner po ito. So naka-isa na po tayo mga katropa, naka-isa liner na po tayo. So kukunin ko yung pangatlong natitirang liner. Lingkod siya. Doon, mahano. Ang lamig. Pero may ari dyan, wala? Ay, linser. Yung pinipress ka na yan, ito totoo? Mayroon, mayroon. Pangyuan na lang si sir sa vulcanizing. Sir. So, ito yung mga tropa. Liner mga tropa. Ito yung natitira tatlo. Bakit? Wala luma na, pero may gasgas na yan. So, ang itong wala, hindi niya nagamit na wala na pinsin. Ano ba yan? Ano nga yan? Ito po, okay? Yes, sir. Hyundai. So, para madaling pumasok mga katropa, gagrinin natin ito, lalagyan natin na champer, katulad ng ginawa ng manufacturer dito. Punta ito sa grinder. Okay.
dapat camper mga katropa, na-camper na po natin dyan. Pumalik tayo sa press mga katropa. Lang is para dumulas. Ganon din yung bore mga katropa, lagyan din natin ng padulas yan. Tandaan natin na kahit sa anong bagay kapag walang padulas maganit. Sir, yung video ko i-subscribe. 300 subscribers pa. So, pangalawang lagyan na pa ito, mga katropa? Bumba. Diretso po, basta may champer, diretso po siya. Di katulad ganina, parang tumabing. So, pagkakataon nyo, mga katropa, dumiretso ang lagyan natin, diretso. Mga tropa, nangalahati na po siya. Sir, pag minirtene ko sir dyan, nandito mo umin. So ito, malapit na po mga tropa sa mukha ko. Ano mga tropa? Kalahati na, hapa lang. Higit na sa kalahati. So dahil mahaba na po yung hydraulic, release natin. Linggo na sir. Hindi pa magiging sir, albuhin na pa? Kalinga po na. Dito mga katropa. Kapag wala po kayo ng pangkalang, mahirap itulak kasi malayo at pagkumpa ng hydraulic. Tagal.
yung pangalawang liner mga katropa. Nakadalawa na po tayo. So ito po yung pangatlong liner. May champer sa kabila. Dahil gawa ng binaliktad dito, champer na natin yung kabila. Sinampiran mo ito sa turno, take note mga katropa, pag sinampiran mo sa turno, pwede itong makupi dahil manipis. Ito sa grinder lang po. Balik tayo sa hydraulic. Dahil nasa tabi na po tayo mga katropa, dahil lalagyan po natin siya ng pangkalang. Ito po yun. So pati kameraman mga katropa kasama. Ito na po yun mga katropa. Ano siya? Ito lang yan, natin ang konting lubricant. Lamisan natin mga katropa. Pati yung bore niya mga katropa, lagay rin natin ang lubricant dyan para tumulas. Madali pumasok. Okay. Ito mga katropa, ito ang unang pangkalang ilalagay natin. Same procedure mga katropa. Bumbara po tayo mga katropa. Ang atong liner na po ito. So, pasok agad mga katropa. Basic na procedure sa pagtanggal kabit ng isang unit ng liner. Ang isang unit po ng liner mga katropa is 4 piraso po yun. If ang engine mo is 4 cylinder. Pero kapag 6 cylinder ang engine mo, natural mga katropa ang liner nun 6 din yun. Sagan na po yung hydraulic mga katropa, i-release na po natin. Another pangkalang po ang ilalagay natin mga katropa. So pangatlo na po ito mga tropa.
sana matututo na mapupulutan ninyo ng aral itong video nito. Yung pagtanggal kabit na liner. Okay, malapit na po mga katropa. Sana ang video ito makakatulong sa inyo. Sana makakapulot kayo ng aral din. Dahil mahalaga po ito. Susagan na po yung hydraulic, mga trupa. Tingnan natin mga katropa, sumagad na ba siya? Kulang pa mga katropa. Kulang pa ng konti. Konti-konti na lang po. Okay mga katropa, sumagad na po. Sumagad na po yung thread niya. Sumagad na po yung the entire length ng liner. So isa na lang po mga katropa. Itulak naman natin yung black papunta po. So para hindi siya delikado mga katropa, lalagyan natin siya ng sling. Ito po yun. Yung isling na to mga katropa. So kawit natin siya dyan. Saka ikawit din natin dito. Just in case na mahulog mga katropa, may makakasalo sa kanya. Saka iangat natin yung chin block. Chin block. I-focus mo yung chin block. May champer siya nung hindi pa siya nabaliktad. Ngayon, pa-champerin din natin. Ito na mga katropa, panghuli na to. Okay, yan na. Panghuli ko siya. Okay. So lagyan na natin ng konting langis mga katropa. Lahat ng bagay, basta walang pampatulas mga katropa, yun na. Mahirap ipasok. Diba mga katropa? So, gawin natin diretso.
unang pagkalang, hindi yan makatropa. Kailangan sa kanyang plat talaga. Hindi masama tigil yung liner. Yung parallelity niya, yung perpendicularity niya, hindi. Kailangan flat na flat ito mo. Ito gamitan ko na.